10 nilalang na matatagpuan lamang sa kailaliman at madilim na karagatan. Ilang mga kababalaghan sa ilalim ng malawak na karagatan ng dagat, na hindi na naabot ng araw, ay masisilayan ng isang uri ng isda na kung tawagin ay ang anglerfish, mga nilalang na nakalawit ang mga bioluminescent na pang-akit sa harap ng parang karayom ng ngipin. Ang mga ito ay mga isda na hindi karaniwan meron itong pamalo sa ulo ng laman na umaabot mula sa noo ay kumikinang sa dulo. Maaaring iwidol ng anglerfish ang pang-akit upang mas mahusay na gayahin ang buhay na paing. Ang anglerfish ay mga isda ng teleost order na Lochiophores. Ang mga ito ay bony na isda na pinangalanan para sa kanilang katangian na mode ng predation kung saan ang isang modified luminescent fin ray o ang esco o ilisyum ay gumaganap bilang isang pang-akit para sa iba pang mga isda. Ang luminescence ay nagmula sa symbiotic bacteria na inaakalang makukuha mula sa tubig dagat na tumitira sa loob at paligid ng esca. Number 2, Black Dragonfish. Ang mga isda na ito ay mahaba, payat na mga isda na nakatira sa tubig na bathypelagic hanggang sa lalim ng mga 2,000 meters. Ang species ay may maliliit na photophorus na nakakalat sa katawan nito at dalawang hanay ng mas malalaking photophorus sa gilid ng katawan. Ang baba ng isda na ito ay may isang payat na maliwanag na tef. Maaari itong magamit upang makaakit ng biktima. Ang mga ito ay transparent na mga isda na ang kanilang mga mata ay nasa dulo ng mahabang tangkay na maaaring hanggang sa kalahati ng haba ng katawan. Ang species ay matatagpuan sa subtropical at temperate na dagat sa mga dagat ng Southern Hemisphere. Ang subfamily ng Ediacanthinae ay naglalaman ng tatlong species, dalawa dito, ang Ediacanthus fasciolipeters, 1877 at Ediacanthus atlanticus ay matatagpuan sa katubigan ng Australia. Number 3, Gulper Eel, Uropharynx polecanoids. Ang Uropharynx polecanoids, o gulper eel, ang pinakapansin-pansing katangian nito ay ang malaking bibig. Ang napakalaking bibig na ito ay higit na malaki kaysa sa katawan ng eel. Ang bibig ay maluwag na hinged at maaaring mabuksan ng sapat na malawak upang lunukin ang isang hayop na mas malaki kaysa sa sarili nito. Ang kinain na isda pagkatapos ay idiposito sa isang tulad ng supot na sa kanyang mababang panga na kahawig ng isang pelikano. Ang tiyan ng gulper ay maaari ring maginat upang malunok ang malalaking pagkain nito. Ang giganteng bibig na ito ay nagbibigay sa il ng iba pang karaniwang pangalan ng payong bibig na gulper. Ang gulper eel ay ibang-iba sa itsura kaysa sa iba pang mga species ng eel. Ang mga paliktik na pectoral ay napakaliit na halos wala. Hindi tulad ng maraming iba pang malalim na mga nilalang sa dagat, napakaliit nito ng mga mata. Pinaniniwalaan na ang mga mata ay nagbago upang makita ang mga mahinang bakas ng ilaw kaysa bumuo ng mga imahe. Ang gulper eel ay mayroon ding napakahabang, malawip na buntot. Ang mga espesima na dinala sa ibabaw ng mga lambat ng pangingisda ay nalalaman na ang kanilang mahahabang buntot ay nakatali sa maraming mga buhol. Ginagamit ng eel ang mahabang buntot nito para sa paggalaw. Ang dulo ng buntot ay nakatip sa isang organ na gumagawa ng ilaw na kilala bilang isang photophore. Sa pamamagitan ng isang proseso na kilala bilang bioluminescence, ang photophore ay kumikinang na kulay rosas at maaaring magbigay ng paminsan-minsang mga red flashes. Dahil ang katawan ng eel ay hindi itinayo para sa paghabol sa biktima, pinaniniwala ang ginagamit ng eel ang ilaw na ito bilang pang-akit ng pangingisda upang akitin ang mga isda at iba pang mga nilalang na malapit sa napakalaking bibig nito. Kapag nasa saklaw ang biktima, ang dumi ay umuusok at pumutok ay nasa kanyang gigantic na bibig. Ang gulper eel ay maaaring mag-iba ang haba mula 3 hanggang 6 na talampakan. Kadalasan ito ay itim o madilim na berde ang kulay at kung minsan ay may puting linya o uka sa magkabilang panig ng palikpik ng dorsal. Number 4, Frilled Sharks.
Ang species ng sharks na ito ay madalas na tinatawag na buhay na mga fossil, sapagkat sa 80 milyong taon na sila ay nanirahan sa ating mundo, ang isda ito ay medyo nagbago, ito ay isang rare na pinsan ng iba pang mga patent tulad ng great white shark at ng hammerhead shark, ang mga frill shark ay lumalangoy sa kailaliman ng madilim na karagatan ng ating mundo mula pa noong panahon ng mga dinosaur. Ang frilled na shark ay humigit kumulang 5 talampakang haba ng isda na ito na may 300 ngipin, at ito ay mamataan lamang o makikita ito sa lalim na 2,000 talampakan sa ibaba ng kalaliman ng malawak na karagatan. Number 5. Dumbo Octopus. Ang Dumbo Octopus, Grimpotuthus, ay isang hayop na nakatira lamang kailaliman ng karagatan o sa sahig ng karagatan sa matinding kalaliman na 9,800 hanggang 13,000 talampakan. Ang mga ito ay maliliit na hayop, may taas na 8 pulgada, at mayroong isang pares ng palikpik na matatagpuan sa kanilang mantle at webbing sa pagitan ng kanilang mga braso. Ang Grimpotuthus ay madalas na lumalangoy sa itaas ng sahig ng dagat na naghahanap ng mga snail, bulate, at iba pang pagkain. Ang mga ito ay circle rate na mga pugita, isang pangkat ng mga pugita na nakatira lamang sa kailaliman ng dagat, at may mga payat na protrusion na gamagaling mula sa kanilang mga sumisipsip na tinatawag na siri. Ang papel na ginagampanan ng siri ay hindi alam, ngunit naisip na ito ay may kinalaman sa pagpapakain. Number 6. Viper Fish. Ang isang viper fish ay isang species ng mga isda sa dagat na genus Choleidus. Ang viper fish ay nailalarawan sa pamamagitan ng mahaba, malakarayom ng ngipin at hinged na mababang panga. Ang isang tipikal na viper fish ay lumalaki sa haba na 30 hanggang 60 cm, 12 hanggang 23.5 inches. Ang ilang mga species ng dolphins at shark ay kilalang biktima sa viper fish. Sa kabila ng mapusok na hitsura nito, ang viper fish ay isang maliit na hayop, lumalaki hanggang sa 11 o 12 pulgada, 30 sentimetro, ang haba. Kadalasan ito ay madilim na kulay pilak na asul na kulay, ngunit ang kulay nito ay maaaring mag-iba mula berde hanggang pilak o itim. Kahit na ang pangunahing ilaw na organ ay matatagpuan sa dulo ng pinahabang dorsal fin ray, mayroon ding maraming mga photophor na matatagpuan lahat sa gilid ng isda. Maaari itong makatulong na magbalat kayo ng mga isda mula sa mga mandaragit Manila na mga isda na nagkukubli sa ibaba. Ang mga ilaw na ito ay nagpapakita ng ibabang bahagi na lumilitaw na nagsasama sa labis na mahinang pag-filter ng ilaw pababa mula sa itaas. Maaari rin silang maglingkod upang mag-akit ng biktima at makipag-usap sa mga potensyal na asawa o karibal. Number 7. Barrel Ice Fish o Spook Fish. Ang mga malalalim na dagat may mga isda na umangkop sa kanilang madilim na kapaligiran sa iba't ibang kamangha-manghang mga paraan. Maraming mga species ng mga isda sa malalim na tubig sa pamilya Opisthoproctidae ay tinatawag na barleyes, sapagkat ang kanilang mga mata ay parang pantubo sa hugis. Karaniwang nakatira ang barleyes malapit sa lalim kung saan ang sikat ng araw mula sa ibabaw ay kumukupas hanggang sa kumpletuhin ang kadiliman. Ginagamit nila ang kanilang mga ultra-sensitibong tubular na mata upang maghanap para sa malabong mga silweta ng biktima sa itaas ng dagat. Ang barrel eye, Macropina microstoma, ay may sobrang mata na sensitibo sa ilaw na maaaring paikutan sa loob ng isang transparent, puno ng likido na kalasag sa ulo nito. Ang mga pantubo na mata ng isda ay nakakap sa mga maliliwanag na berdeng lente. Ang mga mata ay tumuturo paitaas kapag ang isda na ito ay naghahanap ng pagkain sa itaas. Itinuro nila ang inaabangan kapag nagpapakain ang isda. Ang dalawang mga spot sa itaas ng bibig ng isda ay mga olfactory organ na tinatawag na nares na kahalintulad ng mga butas ng tao. Number 8. Chimera. Ang chimera ay mga isda na malapit na nauugnay sa mga sharks, skate, at ray.
Maaring hindi mo marinig ang tungkol sa kanila dahil karaniwang nakatira sila sa malalim na tubig hanggang sa 3,000 metro at hamon na pag-aralan ang mga ito dahil sa kanilang natural na tirahan. Ang Chimaeras ay mayroon ding mas kaunting saklaw sa media kumpara sa kanilang pinakatanyag na kamag-anak nito, ang mga sharks. Ang Chondrichthyens o Chimaera ay mga isda na may mga kalansay ng cartilago katulad ng aming mga tainga. Kasama sa grupong ito ang Elasmobranch, Shark, Skates, at Ray, at Holocephalens, kung saan ang mga Chimaera na umunlad na may iba't ibang mga katangian mula sa Elasmobranch 400 milyong taon na ang nakalilipas. Mayroong humigit kumulang na 49 species ng Chimaera sa mundo sa ngayon. Ang mga isda na ito ay may isang pinahaba at hugis cone na katawan na pumuti ng malalatigo na buntot at makinis na balat na walang kaliskis. Ang kanilang laki, kapag ang mga may sapat na gulang ay mula 60 hanggang 150 cm. Number 9. Goblin Sharks. Ang Goblin Shark ay isang bihirang species ng deep sea shark. Minsan tinatawag na isang buhay na fossil, ito ang nag-iisang umiiral na kinatawan ng pamilyang Mitsukurinidae, isang angka na humigit kumulang na 125 milyong taong gulang. Ang Goblin Shark Mitsukurino Ostoni ay isa sa mga katakot-takot na isda. Ito ay may isang mahaba, kilalang nguso na natatakpan ng mga espesyal na senso organ, ampullae ng Lorenzini, na tumutulong dito na maunawaan ang mga electric field sa malalim, madilim na tubig na kanilang mga tahanan. Mayroon din itong hindi pangkaraniwang kulay, mula sa pinkish hanggang purplish gray, na may maliwanag na asul sa paligid ng mga gilid ng palikpik nito. Ang Goblin Shark karaniwan mahilig sila mang-ambush ng mga isda, pusit at crustacean. Number 10. Black Swallower Fish. Ang Black Swallower Fish, or Chiasmodon niger, ay isang uri isda na nakatira sa kalaliman ng karagatan, ang pamilyang Chiasmodontidae. Kilala ito sa kakayahang lunukan ang mga isda na mas malaki kaysa sa sarili nito. Mayroon itong pamamahagi sa buong mundo sa tropical at subtropical na tubig o dagat sa mga mesopelagic at bathypelagic zone na may lalim na 700 hanggang 2,745 meters. Isipin mo ang pagkain ng isang buong isda na mas malaki kaysa sa iyo buto at lahat. Sa haba na 25 cm lamang, ang black swallower ay madalas na kumakain ng mga isda na mas malaki kaysa sa sarili nito sa tulong ng isang lumalawak na tiyan. Minsan ang pagkain ay napakalaki na walang sapat na oras para sa pantunaw bago ito magsimulang mabulog. Sa kasamaang palad para sa isda na ito, ang agnas ng mga nilalaman ng tiyan nito ay naglalabas ng gas na maaring palutangin ang isda sa ibabaw ng karagatan mula sa malalim na dagat na tahanan nito. At dahil nanood ka hanggang dulo ng ating video, may karagdagan akong kaalaman para sa iyo. Kung usapang tago-tagwan, hindi papahuli ang isang uri ng isda, ang tasseled wabagong. Ang tasseled wabagong ito ay isang miyembro ng pamilya ng carpet shark na pinangalanan para sa kanilang pag-uugali na tinitirhan ng dagat. Gamit ang kulay rosas na kulay nito at ang mga balat na nat-akpa ng bibig at ulo nito, ang tasseled wabagong ay perpektong naghahalo sa paligid nito sa mga coral reefs sa hilagang baybayin ng Australia at sa buong mga isla ng New Guinea at Indonesia. At hanggang dito na lang po ang aking video, aking mahal na mga taga-suporta at taga-subaybay. At sana po may nakuha kayong aral at kaalaman. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video, hinihingi ko po ang inyong suporta sa pamamagitan po ng pagpindot ng subscribe button at notification bell para maaga po kayo maabisuhan kung may mga bago po akong upload na video na mapupulutan ng mga inyong bagong kaalaman. Maraming salamat!